Bigwas ang kakampi mo. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa DWGO. Magandang umaga sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang Bigwas. Ako po si Tommy Abili. Ang inyong lingkod ay walang sawang magsisiwalat ng mga katiwalian. Ang tatalakayin po namin ngayon ng kasama nating ang ating bisitang taga DTI ay ang hinggil po sa mga school supplies kung kailan ay malapit na po ang pasukan. Ito na po, ipapakilala ko po sa inyo ang taga Department of Trade and Industry. Good morning, ma'am. Good morning. Ako po si Chetty Silva. Mayroon po silang natuklasan diyan ngayon sa lumang palingke diyan sa ating pamilihan diyan sa lungsod ng Olongapo. Apa? Ay sa nalalaman namin sa Divisoria ang 80 leaves ng notebooks doon ay 12 pesos. Pero pagdating dito sa Olongapo, diyan sa may lumang palingke, abay alam mo magkano? Ay 10 piso lamang. Ah, siguro bulk buying yung ginawa nila. Ah, ano ibig sabihin ng bulk buying? Yung maramihan, bulto-bulto. Ah, ganoon. Kasi pagka bulto-bulto yung binibili mo, mas mababa yung presyo. Kaya nga sinasabi namin, minsan yung sa suggested retail price, mas mababa pa yung mga nagre-retail dito. Although yung iba, medyo mas mataas kasi kinukuha din nila yung transport cost, yung other expenses incurred while buying this products. Bagamat wala kaming kinikilingan dito, tingnan nyo po ha, i-highlight namin yung mga notebooks na nandiyan sa may lumang palingke. Yan ha, yan, mayroon na sila notebook nila yan, ay ang 80 leaves nila, ang isang rim po nila, ha, ay mayroong yan yung isang lib isang rim nila 10 piraso ay 100 pesos. 11 pesos. Oo, ngayon ito naman yung medyo magaganda ay 115 ay yung isang rim, 10 piraso ang laman. Ayun. Di ibig sabihin tagsasampo lang po. Mayroong 11 ang isang piraso kung magtitingi kayo. Diyan. Ang amin pong tinatalakay rito, ang sinisiguro namin, hindi po yung sa presyo. Bahala na po kayo kung kumuha kayo ng doon sa tag 16 pesos. Dahil naman po, napakaganda naman din po ng papel noon. Yan o, 9 na nakalagay o. O, di ba? Yan o, yan o. Mayroong manipis. Yan o, 80 leaves nila o, 90 lang o. O, di, kung 10 piraso yung isang rim nila, eh, lalabas lang nga dyan na 9. Di ba? Pero yung quality po ng papel, hindi po talagang may kagandahan. Hindi katulad nung tag 16 pesos ang isa, napakaganda po talaga ng papel. Ang amin lang pong tinatalakay rito, yung kasiguruhan na pangkalusugan ng inyong mga anak dahil baka mamaya yung mga sapin niyan, yung mga plastic niyan ay mataas ang lead content. Tama po ba ako, ma'am? Yes. Ayan. So, maliban sa mga school supply, sa mga uniform naman tayo, ma'am. Ayan. Okay. Ano pong mai-advise mo, ma'am, sa mga uniform natin sa mga kabataan? Kasi yung iba, prefer nila yung ready-made. Mm. Dahil mas mababa daw ang presyo. At saka, hindi na sila maghihintay pa kasi kung magpapatahi sila, may time yun eh, may time frame. Eh iyon, yung mga ready-made, isusukat na lang kung kasya o fit. So, mas madali. Ang ano naman, ang isang negative aspect naman, yung the way it is made, yung pagkakatahi, syempre, minsan, mass production yan. Yan, yan. Oh. Oo. Hindi masyadong maganda yung finish niya, yung pagkakatahe. So, advice lang dun sa mga nagtitinda ng ready-made, see to it na
Dekalidad din yung pagkakatahe. Kasi minsan, hindi maganda yung stitch, yung ganon. So, advice din po namin na ayusin din ho yung pagkakatahe niya. Kasi, mas maganda talaga kung bibili ka na ng ready-made. Ay, ganon. Pero wala tayong pangangambahan dyan na lead content, ma'am. Siguro wala naman. Wala. Oo. Oo. Eh, ibig sabihin kahit saang bansa manggagaling yung tela na yan, okay lang, ma'am. Meron din naman siguro may content din, pero so far, wala pa namang na-issue with regards to that. So, maraming salamat po sa pagbibigay daan nyo sa amin para makapagbigay ulat kami sa ating mga mamimili. Hindi lang po dito sa Olongga po, sa Zambales, kundi sa ibang parte pa po ng mga lalawigan within the Philippines. Maraming salamat po at see you again sa Big Was!